Yo, 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 welcome back sa channel ng mga swabe. Kuya Rene Boy is back. Today's video, let's talk about how to apply in Concentrix. Updated to guys, no? Yung video na to, although may existing video tayo all about how to apply in Concentrix, i-explain ni Kuya Rene Boy yung mga updates natin kung paano kayo makakapasok sa mga work from home setup na account. Saka ano-ano nga ba yung mga available branches ng Concentrix na pwede ninyong applyan. Starting January 23 kasi I'm no longer part of Concentrix, kaya meron na kayong panibagong refer na ilalagay na mag-aasikaso sa inyo sa pag-apply ninyo. So yun guys, tune in lang, make sure na matapos nyo ito hanggang dulo kasi baka manalo ka rin ng 1,000 GCash. Welcome sa channel ng mga swabe, ako nga pala si Kuya Rene Boy at gumagawa ako ng mga call center surehire tips linggo-linggo na nakakatulong sa mga aspiring applicants. Nagkakandak din kami ng call center interview practice via Zoom. Every Friday yan, wala kang babayaran, libre. Meron din kaming call center GC. Lahat ng link na kakailanganin mo, nasa description sa baba. Marami na nakapasa sa YouTube channel ng mga swabe, baka ikaw na ang susunod na hashtag hired ka swabe. Kung walang naniniwala sa'yo, tandaan mo palagi, lagi ko itong sinasabi, si Kuya Rene Boy, naniniwala ako na makakapasa ka sa ina-apply mong call center company. If you're new to this channel, kung gusto mo ng mga ganitong klase ng video, make sure na na-thumbs up mo na to or na-click mo na yung like, tapos nag-subscribe button ka, tapos naka-all yung notification bell, siguradong updated ka pa sa mga paparating ko pa mga videos. Bago ko to umpisahan, pa-intro muna. Grabe, napakainit ngayon mga kaswabing tunay. Pero nagiinig din si Kuya Rene Boy. Gusto ko mamigay ng 1,000 pesos or 1,000 GCash sa mga kaswabi natin. So yun guys, no, congratulations pala sa mga nanalo ng 1,000 pesos noong nakaraan. Gusto ko ulit mamigay ngayon. Pero this time, iibahin lang natin ng konti yung mechanics. Diba guys, alam nyo naman na nahack yung FB account ni Kuya Rene Boy. Yung Facebook page natin, pinalitan na rin ang pangalan. And yung scammer guys, ginagamit niya yung FB ko para mang-scam pa ng iba. So yun guys, magiging hero ka tapos kikita ka pa ng 1,000 ngayon. So ang gagawin mo lang, i-re-report mo lang yung tatlong Facebook page na ginagamit niya. Susundan mo lang yung steps kung paano i-report yung Facebook account na tatlo na yun. Tapos kapag na-report mo na, isend mo lang yung mga screenshot na na-report mo na sa enoveso08@gmail.com. Pag nakita ko yan, mamimili ako kung sino sa inyo ang mabibigyan ng tagwa 1,000 pesos. Guys, marami nang nanalo ng 1,000 GCash ha, noong nakaraan. Hindi ko na kayo iisa-isahin. May mga tagpa 500, 200, 1,000. This time, maiiba lang ng konti yung mechanics. Ang i-screenshot nyo ngayon, na-report nyo na yung tatlong Facebook account na ginagamit ng hacker. So, yung mga Facebook na tinutukoy ni Kuya Rene Boy, nandyan sa description sa baba, yung tatlong Facebook link. Yung mga link na yun, puntahan nyo lang, tapos i-report nyo as scam. Tapos yun, kapag na-report nyo na, isend nyo sa akin yung screenshot. Kapag nakita kong tama yung ginawa nyo, pag napili ko kayo, automatic 1,000, walang ano-ano. So, yun lang guys. Thank you so much sa lahat ng mga mag-e-effort. Sobrang ma-appreciate ko yan. Malaking tulong para mapahinto na natin yung scammer guys sa kanyang panggugulo, sa kanyang panluloko ng mga tao kasi hindi marunong magtrabaho ng patas. Tuturuan natin siya ngayon ng leksyon. Lahat ng FB account na ginagamit sa pang-scam, ire-report natin yan. So here we go, how to apply in Concentrix. Alam nyo ba guys, nahati sa dalawang kategory ang pag-a-apply sa Concentrix. Usually kapag CSR ang a-applyan mo, iba ang process kapag TSR or Technical Support Representative ang a-applyan mo. So laging iisa lang yung flow nila kapag magpa-process ka ng application, naiiba lang ng konti kapag technical support yung available or i-assign sa'yo na account. Pero usually kasi guys, sa mga technical support account, ang mga tinatanggap nila dito is yung merong experience and at the same time, talagang medyo dikdikan yung process dito. So yun guys, kagaya ng nasa video natin noong nakaraan, kung hindi nyo pa napapanood kung paano mag-apply sa Concentrix, I'll link it up there. Makakatulong rin yung video na yan kasi nandyan din yung mga step by step procedure kung paano mag-process ng application sa Concentrix. Before we proceed, ito nga pala yung mga branches ng Concentrix. So sana merong
malapit dyan sa lugar ninyo. Ang gagawin mo lang para makapag-apply ka sa mga may work from home setup account, puntahan mo lang yung link sa description sa baba. Nandyan yung application form para ma-endorse namin kayo sa pinakamalapit na branch dyan sa lugar ninyo. Syempre, isusulat nyo doon sa application form kung ano ba yung address ninyo, ano ba yung location ninyo, tsaka ano ba yung preferred site ninyo. Mamimili naman kayo doon. So, basta guys, para makapasa sa work from home setup account, make sure na meron tayong sariling internet connection na at least 20 Mbps, both upload and download. So yan guys, no, kapag nag-apply tayo sa Concentrix, kapag it's either online or walk-in, ito yung mga process na susundin natin. So ito guys, no, step number 1 natin, syempre palaging nandyan ang screening. So dyan, tatanungin tayo kung ano ba yung mga capabilities natin, ano ba yung location natin, kung accessible pa sa mga Concentrix branch natin. Tatanungin din dito kung nakapag-apply ka na ba before, within 30 days. Kasi kapag within 30 days nakapag-apply ka na, hindi po ma-accept yung application nyo. Kailangan nyo antayin yung cooldown or ma-refresh ng 30 days bago ka makapag-apply ulit. Ayan po kasi ang policy ni Concentrix. So, yun guys, kapag na-screening na kayo, okay naman, all goods na kayo, hindi pa kayo nag-apply within 30 days, tsaka lang kayo ma-endorse sa initial interview. So, sa initial interview guys, meron din tayong video about dyan kung paano makapasa, merong roleplay practice, may mga sample answers. Kung di mo pa napanood yung video ko about dyan, I'll link it up there para sureball na mapasa mo yung initial interview. At nakapasa ka na nga sa initial interview, punta na tayo ngayon sa step 3 na kung saan dito mo na iti-take yung mga common assessment, no, na matatagpuan kahit hindi sa Concentrix, kahit sa ibang mga call center company. Nandyan ang tinatawag na SWAR or AMCAT. So sa AMCAT guys, consisting na siya ng dalawang category. Nandyan na yung SWAR tsaka yung auto view. At kung paano mapasa yung AMCAT, may video rin tayo dyan. Hindi ka mawawalan ng video, kaswabe, I'll link it up there para mapasa mo yung AMCAT. Pero yung iba kasi guys, no, kagaya na nabanggit ko kanina, depende kung ano yung account na ibibigay sa'yo, maaaring maka-encounter ka rin sa step number 3 ng tinatawag na model exam. Huwag ka magalala, meron din tayong video kung paano mapasa yan. Meron pang kodigo. So, halos lahat ng assessment meron na tayo. Ito, ipapakita ko sa inyo yung playlist. I-click mo lang yung video sa taas. Ayan, yung nasa card na yan. Makakatulong sa'yo yung playlist na yan. Nandyan lahat ng mga videos natin kung paano mapasa yung mga assessment natin. Okay, after mo mapasa yung model exam, yung SWAR, yung mga exam ng Concentrix, dito na papasok yung account validation. Kagaya ng lagi kong sinasabi, ang account validation pwedeng bago mag-final interview or yung minsan naman pagkatapos na siya ng final interview or nakahalo sa final interview or tinatawag na operation interview. Kung paano magpasa yung ganyang klase ng interview, yung detalyado, no, detalyado, may mga sample answers din kung paano sumagot, ito po yung video na panonoodin natin. I link it up there. So yan, kumpleto na tayo guys. From screening hanggang final interview. E paano naman Kuya Rene Boy kapag naka-encounter kami ng mga iba't ibang klase ng assessment or exam? Kasi baka mamaya non-voice yung mapunta sa amin na account. Guys, hindi nawawalan ng non-voice ang Concentrix. Laging meron silang mga non-voice department, chat department, mga email department na pwedeng ma-assign sa'yo kahit wala kang experience. At kung paano makapasa sa non-voice account, ilalagay ko rin sa description sa baba yung link ng video para mapanood mo yung detalyadong video kung paano mapasa ang mga non-voice. Ang importante kasi dito guys, kung gusto niyo talaga ng non-voice, is mapasa nyo yung typing skills ninyo, mapataas ninyo hanggang 40 words per minute pataas. Ang passing talaga guys is 35, pero kung non-voice ang gusto nyo, kailangan nag-a-above average kayo or at least 40, 45, 50 words per minute ang kaya natin sa typing test. And at syempre, dapat magaling tayo sa written communication skills. Okay yung mga sentence construction natin, okay yung capitalization natin,
Tapos yung mga spelling, dito magaling tayo sa ganyan. Mataas yung chance natin na ma-hire sa mga non-voice account. At kung gusto nyong ma-endorse din sa mga company na may non-voice account, mag-fill up na kayo ng form sa baba. Nandyan din yung application form para makapag-apply kayo sa work from home setup account. Magkaiba yun guys ha, dalawang form yun nasa description natin para makapag-apply kayo. Isang work from home setup account at para sa non-voice account. Kung paano mag-apply, yun. Kukumpletuhin nyo lang yung mga application form sa baba. Latest update natin sa lahat ng mga malapit lang sa Concentrics guys. Kung may malapit na branch sa inyo, pwede na po kayong mag-walk-in ngayon kasi tumatanggap na sila ng mga walk-in applicants. At kung mag-fill up ka ng form or mag-fill up ka ng mga details ng referrer mo, pipiliin mo lang palagi is Employee Referral Program. Tapos kung sino yung ilalagay mong referrer, ilalagay ko sa description sa baba. Wag na po si Kuya Rene Boy kasi starting January 23, hindi na po ako part or resign na po kasi si Kuya Rene Boy. So, ang ilalagay mong details ng referrer, nasa description sa baba. Siya po ang ilalagay ninyong referrer para mag-asikaso ng application ninyo. Siya rin po yung pwede nyo makausap kung gusto nyo mag-follow up, mayroon kayong concern sa status ng application ninyo. Siya rin po ang mapagkakatiwalaan at napaka-approachable na referrer natin. Siya rin po ang mag-aasikaso. So, ganun lang kadali guys. I-follow nyo lang yung steps kung paano mag-apply, tapos panoorin nyo yung mga sinabi kong videos kanina para smooth na smooth makakuha kayo ng job offer pag nag-apply kayo sa Concentrics. Ito na yung latest update natin sa ngayon. Kapag may panibago rin naman changes, mag-upload ulit ako. Okay? Up next, mag-upload si Kuya Rene Boy ng tatlong video on how to pass your MAC call for sales account, travel account, at saka healthcare account. So, tatlong MAC call guys with sample script syempre para madali nyo ma-practice, madali nyo magamay yung mga MAC calls na yan. For 2022 yan guys. So yun guys, tune in lang. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, make sure na na-thumbs up mo na to at na-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka palagi sa mga ina-upload ko mga videos. By the way, kailangan namin ng 120 scholars para sa aming Bold Minds Call Center Training Academy. Kung hindi ka pa naka-follow sa bagong Facebook page natin, i-click mo lang Kuya Rene Boy or i-search mo lang Kuya Rene Boy Official. Nandiyan na po yung bagong Facebook page natin. Para sa Bold Minds, meron na rin tayong bagong Facebook page dyan. Click nyo lang Call Center Training and Bold Minds Academy. Kailangan ko pa ng 120 na scholars para sa mga darating pang mga buwan na tuturuan namin na makapasa sa call center. Shoutout sa lahat ng mga graduates na, sa lahat ng mga gagraduate pa lang ngayon January, at sa lahat ng mga nakapag-job offer na, kagaya nila Ma'am Yuri Ann Gagarin, nakaka-graduate lang sa Bold Minds Academy. Grabe, job offer agad. So yun guys, shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout, at syempre, God bless us all.